Kumusta po? Si Dad ng Pinasto. Dalangin ko po na kayo ay mapagpala sa mensaheng maririnig ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaraming bili ng Panginoon sa kanyang mga anak na maging matatag, na hindi magpatalo sa kaaway, upang ang buhay ay maging mapayapa, mabunga, at matagumpay. Sa Josue 1:9, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. At sa Ephesians 6:11, ang kabilin-bilinan, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. In other words, so that you may be protected from your vulnerabilities. Pag yung nag-uusapan po yung armor, tinatakpan yung mga masiselang bahagi ng katawan, yung ulo, yung puso, yung mga tiyan na bahagi, mga tuhod, upang ito ay huwag tamaan o kaya huwag tablan ng mga paghampas o pagsaksak ng kaaway. Sapagkat yung mga weak points ng tao ay dapat ingatan, lalong-lalo kung siya nakikidigma. And our spiritual weak points, our vulnerabilities have to be protected also from the attacks of the evil one. In the Bible, life has been likened to warfare, that there should be victory, that we should conquer our enemies, including our own weaknesses. At ito po ang ating magiging pag-aaral ngayon, 7 kahinaan or 7 vulnerabilities na dapat bantayan, palakasin, upang matupad ang magandang kalooban ng Diyos sa tao. Kailangan bantayan, palakasin ang ating mga vulnerabilities, ang ating mga weak points, kung saan tayo pwedeng pasukin at talunin ang kaaway. Ama namin sa langit, patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Nais naming tumanggap ng pagpapala nyo, gawin nyo po kaming malinis na sisidlan ng inyong kabanalan. Linisin nyo po kami, O Diyos. Say the word and we'll be free. Protect us from our own selves, from our own sins. Cleanse us, forgive us. And may you speak to us powerfully, O God. Nawa po ang aming mga kahinaan ay aming makita upang ito ay mapalakas, mapagtagumpayan namin ang mga bagay na ito at mabigyan kayo namin ng luwalhati. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagtuturo nyo sa aming isip, pagalingin nyo rin po ang aming espiritu, ang aming emosyon, maging ang aming mga katawan. Touch us, heal us, empower us. In the name of Jesus, our Lord, our teacher and healer, we pray. Amen. Napakalakas magpahina ang paggawa ng mali. At isa yan sa mga vulnerabilities ng tao, wrong doing. Those that do wrong are vulnerable to evil, but they are also vulnerable to righteousness. Sobrang magpahina ang paggawa ng mali, sapagkat pag ang tao ay gumagawa ng mali, dalawa ang kanyang kalaban. Una, kalaban niya ang Diyos. Paano ka lalakas kung kalaban mo ang Diyos? Pangalawa, kalaban mo rin si Satan. Nakikipagkaibigan, nakikipag-cooperate, lalo ka lang niya sinisira. So ang gumagawa ng mali, lumalaban sa tama, at kalaban pa rin ang mali. Dahil ang mali ay hindi naman nakikipagkaibigan kahit kanino. Hindi yan tumatanaw ng utang na loob, naghihintay lang ng pagkakataon para ikaw ay sirain din. Hindi mabuting makipagmabutihan sa mali dahil wala siyang sinisino. Wrongdoers are afraid of righteousness. And to be afraid of righteousness is a vulnerability. In fact, to be afraid is a vulnerability by itself. Evildoers cannot have genuine peace. Wrongdoers can be shamed, pressured, and even blackmailed. Walang kalaban-laban ang gumagawa ng mali. Pag humarap siya sa tama, wala siyang masasabi. Pag humarap din siya sa mali, yung partner in crime niya ang magtetestigo laban din sa kanya. Sa pagkatulad nga ng binanggit natin, wala namang kaibigan si Satanas. So walang kwentang makipagmabutihan sa kanya. Isa pa pong nagpapahina sa tao. At ang pinag-uusapan natin, hindi yung kahinaan, kundi nagpapahina yung vulnerable points, pinapasukan ng kalaban, nagpapawala ng ating willpower, nagpapatalo sa atin, pagsisinungaling. Lying. Ang pamumuhay sa kasinungalingan, sa pandaraya at pagkukunwari, ay pagpapahina sa sarili. Sapagkat lagi ka nalang kinakabahan, baka ikaw ay mabunyag, mabisto. Lagi ka nalang ninenervyos na baka yung totoo ay lumabas. Paano magiging malakas ang stand ng isang ganong tao? Kawikaan 29:27,
Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid. Ang masasama na may sa matuwid nagagalit. Kaya yung nagsisinungaling, kinasusuklaman dapat yon ng mahilig sa katotohanan. Hindi sapat na mahilig ka sa katotohanan at umiibig sa katotohanan, sapagkat ang pag-ibig sa katotohanan ay pagkasuklam sa kasinungalingan. Kaya ang mga tao dapat alam nila mga panig ng mga nag-uusap at kung kanino sila pumapanig. Liars are afraid of the truth, and liars need more lies to hide their falsehood. Juan 3:20, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. So ang meron pong mga itinatago, ayaw lumapit sa liwanag, ayaw paimbestiga, ayaw patanong sapagkat malalaman ang kanilang mga kasinungalingan. At kung meron ka itinatagong ganito sa iyong buhay, paano ka magiging malakas? Pwede ka naglalakas-lakasan, nagtatapang-tapangan, pero sa kalooban mo, napakalaki ng iyong takot na maaari kang biglang mawasak anytime because of the falsehood that is nourished inside of a person. Isa pa po nagpapahina, yung utang. Debt. Ang may utang, mahina. Bagamat hindi tama ang nagpapautang ay mga apesa ng utang, pero ito ang madalas nangyayari. So yung may utang, silong na silong sa nagpapautang. Hindi na makapiyok, hindi na makatanggi, hindi na makasabi ng hindi. Lagi nilang oo kasi may utang. At isa pa po siyempre ang kahinaan, ang may utang ay iwas na iwas sa nagpautang lalo't hindi siya nagbabayad. It positions you in a point of weakness. When you are not able to show your face to anybody, when you are trying to avoid people, it is very weakening. It is a vulnerability. Kawikaan 22:7, ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Totoo nga naman. Kaya yung mga mahilig mangutang, sila ay nagpapahina sa kanilang sarili. Ano mang lakas o kalakasan ang mautang nila at mahiram, panandalian lang ang talab nun sa kanila. Ang pangmatagalan na bunga nito, you are weakened. You become vulnerable. Lalo yung may utang na loob. Hindi po tayo dapat tanggap-tanggap ng utang na loob kung kani-kanino, lalo't alam nating masama ang karakter, masamang tao, masama ang gawain, sapagkat mamaya kinakatulong na tayo, kinakasangkapan na tayo sa kanilang paggawa ng masama, hindi ka makatanggi dahil meron kang utang na loob. Isa pa po nagpapahina sa tao ay interest. Vested interest. Mga pagpapahalaga sa mga bagay na hindi sa iyo. Yung pong may gusto, yung may interest, yung may desire ay hahabol-habol. Hindi ba't nakakapagpahina yan? Tingnan ninyo. Isang babaeng may gusto kay lalaki na hindi naman gusto si babae, hahabol-habol si babae, humihina ang posisyon niya. Kung baligtad rin naman, lalaki yung may gusto, siya ngayon yung susunod-sunod, payag ng payag, ganun man ang hilingin sa kanya, malakas magpahina. Unang Timoteo, 6-10. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighatian. Totoo nga naman, sapagkat meron ka interes sa pera, hahabol-habol ka, humihina ang iyong moral stand. Natatanggap mo ang di mo dapat tanggapin, nalulunok mo ang di mo gustong lunokin, nagagawa mo ang di mo gustong gawin dahil hahabol-habol ka sa pera. Yung nagahabol sa kapangyarihan, yung nagahabol sa pabor ng mga makapangyarihan, maraming nilululong mga makarumihan sapagkat meron silang ibang inaasahan, hinahabol-habol. Interest or vested interest makes for misgovernance. Kung ikaw ay manager, ikaw ay gobernador, ikaw ay leader ng isang komunidad, isang kumpanya o isang bayan, oras ay ikay nagmukhang pera, ikaw ay magiging corrupt, ang kakauwian nito ay masamang pamamahala. Sapagkat hindi ka makakagawa ng tama mong gustong gawin, meron kang ibang amo, yung pera, yung hinahabol mong pangarap o kapangyarihan. Isaiah 56:11, ito po ay para sa mga pinuno ng Israel, subalit tama sa lahat ng uri ng pinuno na nahuhumaling sa pera, para silang asong gutom, walang kabusugan, sila'y mga pastol na walang pangunawa, ginagawa nila ang anumang magustuhan at walang iniisip kundi sariling kapakanan.
it weakens your morality, it weakens your moral stand and your moral capacity to govern or to rule when you are corrupt. Napanghihina ang pamamahala, nawawalan ka ng moral ascendancy. Isa pa po nagpapahina, tulad ng nabanggit natin kanina, takot. Fear can paralyze a person. Roma 8:15, sapagkat hindi ibinibigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping na mumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Pagtakot ang tao, nasisira ang diskarte. Nasisira ang mga desisyon at pasya. Nililimitahan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang nararating ay nililimitahan din. Lumiliit ang kanyang mundo. Fear enslaves, fear weakens, fear defeats. Kaya tinatalo at sinisikap talunin ng isang anak ng Diyos ang lahat ng kanyang uri ng takot. Malaki ang pangarap at plano ng Diyos sa tao. Dapat ay malayo ang marating, maraming magawa. Subalit ang bawat takot ay parang tali na gumagapo sa tao na pumipigil sa kanya na gawin ang mga marapat gawin sa buhay. Isa pa pong kahinaan, pangangailangan. Needs. Maraming ginagawang masama ang tao dahil sabi nila, dala ng pangangailangan. Dependence on sources of needs. Pag marami kang kailangan, pag marami kang gusto, marami kang amo. Kasi lahat ng panggagalingan, ng tinatawag mong kailangan, ay kailangan mong kilalanin. You surrender, you submit, you defer to the source of your needs. That's why a person who will be strong will be having less and less needs so that he or she will have less and less masters. Being needy places one in a position of weakness. Siyempre, may kailangan ka, humihina ang iyong bargaining power. Kaya yung mga nag-i-invest ng mga alaha, sasabihin nila, investment yan sa oras ng pangangailangan, aasahan. Pero oras na din, alam mo na sa mga kapitbahay mo, tinalok-alok mo na ang iyong alahas. Alam nila, meron ka need. Dapat alam, kung alam nila na may sakit ka, bibili ka ng gamot, may utang ka, dapat mong bayaran. Alam nila, needy ka, babaratin ka. Because you're very in a position of need or neediness already disempowers you. Kailan po pinakamahusay magbenta ng property ang isang tao kung hindi siya nangangailangan? Nakakapaghintay siya ng magandang alok, nakakapili siya ng magandang deal at mahusay na bibili. Pero kung ikay nangangailangan na, kahit sino na lang, papatulan mo na, kahit patalo ka na, kahit palugi. Sapagkat pinagsasamantalahan ng may kapangyarihan ang kahinaan na nangangailangan. So ang taong magiging matalino, magiging malaya at malakas, babawasan niya ng babawasan yung tinatawag niyang kailangan. At nang sa ganun, mabawasan ang kailangang pakisamahan, ang kailangang sundin, at kuminsan ay kailangang maging amo. Less needs means less weakness. It means more strength. Kaya ang itinuturo ng Panginoon, huwag kayong masyadong materyoso. Huwag kayong masyadong hanap ng kung ano-ano. Sapagkat ang hindi nyo kailangan, ay hindi nyo kailangan paglingkuran. Ang hindi nyo kinakailangan, ay hindi nyo kailangan gawing amo sa buhay. Nakita mo kuminsan isang dalaga na independent ang kanyang buhay, hindi niya kailangan itong lalaking ito. At matapos siya iligawan at nahulog ang loob niya, naging kailangan na niya. So tuloy kahit anong na ipagawa sa kanya, ginagawa na niya dahil naging amo na niya. Alipin ka ng anumang kailangan mo sa buhay. Mateo 6:31-32. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain. Inumin o damit. Hindi ba't ang mga hente lang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong amang na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ano po ang diwa ng katuroan na ito ng Panginoon? Yung talagang needs mo konti lang. At yon ipinapangako ng Diyos na ibibigay sa iyo. Alam ng Ama sa langit ang iyong needs. Kaya ka nag-aalala, hindi naman needs, wants na yan. At hindi naman ipinangako ng Diyos na lahat ng wants mo ibibigay. Binibigyan ka siguro ng hikaw, pero hindi naman kailangan hanggang gasantol yung brilyante doon. Hindi nakasali sa usapan yon. Siguro hindi ka napapabayaan ng Diyos, magkakaroon ka ng silong, tahanan, bubong, pero hindi naman kailangan maging mansion yon. Ngayon kung naging mansion, bonus. Ipinangako ng Diyos that all our basic needs will be met.
At ito sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Alam ng Diyos yan. Nagiging maalalahanin ka at matatakotin kasi masyado kang maraming gusto sa buhay. Pag hindi mo tuloy nakukuha, natatakot ka, pati kaluluwa mo, ibebenta mo, makuha mo lang yan na akala mo ay kailangan mo. May malaking pagkakaiba yung gusto at yung kailangan ng tao. Isa pa pong napakalakas magpahina. Dapat sana'y nagpapalakas, pero lahat naman ng magagandang bagay ay kayang-kayang baluktotin ni Satanas kung hindi tayo magbabantay. Isang malakas magpahina, pag-ibig. Emotional attachment. While love itself is good and it comes from God, Satan can so easily distort love that it doesn't strengthen you, but it weakens you. Emotional attachment can weaken a person. That's why those who are emotionally attached cannot make a good bargain. Hindi sila mahusay na makapag-negotiate kasi merong kahinaan. Pagkahumaling, emosyon. Those who love, those who are attached are weakened. At alam niya naman ang taong in love, walang kalaban-laban. Alam mo na kung minsan na dinadaya ka, sige ka pa rin. Alam mo na na ikaw'y mapapahamak, sige ka pa rin. Kasi walang kalaban-laban ang umiibig. Kaya binabantayan din ang pag-ibig at kung kanino umiibig. At nilalagyan din ang hangganan ng pag-ibig. Lalo pag-ibig sa tao. Kaya ang tinuturo ng Biblia, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Ibig sabihin ng konti na lang natira sa tao. Hindi ibig sabihin hindi ka magiging mapagmahal, pero ibig sabihin ilagay mo yan sa lugar. Pagmamahal na nasa lugar, tama, kaibig-ibig, kanais-nais. But those who are passionate long for and fear losing the object of their passion. Ang tao pong natututong umibig sa anumang bagay o sa kapwa-tao, nagiging matatakotin. Kita ninyo yung nakakaroon ng magagandang kotse at mahilig sa kotse, matatakotin. Natatakot na manakaw si kotse, maggasgasan si kotse, mabasa si kotse. Kaya may mga taong pag may baha, inilulusog ang paa sa baha, hindi ilulusog ang sasakyan. Pagka umuulan, nagbubiyahe kasi baka mabasa ang kotse. So nakita nyo, dahil umibig dito, nagkaroon ng maraming takot. Ang taong nagmamahal, bihirang makatulog ng mahimbing. Kasi habang hindi mo kasama sa loob ng bahay mo, ang mahal mo sa buhay, nakaangat ang likod mo, balisa ka. Ang taong nagmamahal ay natututong magselos, natututong na magduda, magbantay, magmanman, sumunod-sunod, bumuntot-buntot, kasi minahal. Pero ang totoo nun, ang mahal mo yung sarili mo. Kasi natatakot kang yung minamahal mo ay mawala. Natatakot kang maiwan. Natatakot kang mapalitan. Kaya luto ka ng luto ng masarap dahil baka mas masarap ang luto ng iyong kompetisyon. There is a very thin line between loving others and loving oneself. And most of the time, you'll think you love others but only because they give you pleasure and they have become the object of your passion. That's why you give them your love but actually in the end, you really love yourself. Ayaw mong mamatay yung tao, kalahati siguro dahil mahal mo siya, pero kalahati rin dahil ayaw mong mabiyuda. Gusto mo na sa bahay ng iyong mga mahal sa buhay, kalahati siguro nun para ligtas sila, at pangalawa dahil ayaw mong mag-alala. Napaka-liit at napaka-payat nung pagitan ng dalawang yan, ng pag-ibig sa iba at pag-ibig sa sarili. That's why we have to watch our passion. Because people who are ruled by passion are weakened. Nasisira ang lahat ng katalinuhan, nasisira ang lahat ng karunungan. Sinasabi nga ni Jose Batute, si Jose Coran de Jesus, at ang pag-ibig ay sakim at ayaw ng kakabiyak, o wala na kahit ano, o ibigay mo ng lahat. Pag sinasabi niya, umiibig daw, niya, ang pag-ibig kapag dakilay, ang pag-ibig kapag duwag ay payapat, walang agos. Walang luha, walang talon, walang baha, walang lunos. Ngunit pag-ibig na dakila ay puso ang inaanod, pati dangal, yamat, dunong, nalulunod sa pag-irog. Yan ang sabi ni Jose Corazon de Jesus. Sabi niya daw, mga kabataan ay parang na umiibig ay parang gamu-gamu. No? Na lumalapit sa apoy, sukdang sila ay matupok. Kaya binabantayan po ang pag-ibig. Hindi natin sinasabing huwag magmahal dahil ang pagmamahal ay galing sa Diyos. Subalit ang pagmamahal na hindi nilalagyan ng hangganan ay nagiging Diyos-Diyosan. Nagiging Panginoon at nalalampasan pa yung tunay na Diyos sa langit sa debosyon ng mga tao. Kaya nga po itong passion, desire, romance, love na sobra
ay naihalang tulad sa isang babaeng mapangalon niya. Itong babae ito ay pwede rin lalaking mapangalon niya sa gisag ng pagliligaw sa tao. Kawikaan 7:21-23. Sa salitang mapangakit, ang lalaki ay nahimok. Sa matamis na salita, damdamin niya ay nahulog. Maamo siyang sumusunod sa babae at pumasok, parang bakang kakatayin sa matador ay sumunod. Mailap na usa sa patibong ay nahulog. Hanggang sa puso nito ang palaso ay maglagos, isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad, hindi niya namalayang buhay pala ang katumbas. Ito daw po ang nangyayari sa tao na sobrang nagiging emosyonal. Sobrang nagiging passionate. Sumusunod sa bugso ng damdamin. Hindi pinapairal ang katalinuhan na nagmumula sa Diyos. Panghihina. Napakaraming mga taong nasira dahil umibig. O kaya'y nasira dahil naghabol sa pera. O kaya'y nasira dahil natakot. Hindi na nanindigan sa tama at katwiran dahil natakot. Kaya yan po mga 7 pinag-usapan natin na yan, puro mga pinapasukan ng pandaraya para yung dignidad ng tao ay gumuho. The nobility of a human being is compromised whenever these vulnerabilities are surrendered to the enemy. Ang taong magiging malakas ay namumuhay sa katwiran. Gusto natin maging malakas? Katwiran. A person who will be strong will live in righteousness because righteousness is God and God is righteousness and it can be our shelter. Kawikaan 21:21. Ang lumalakad sa daan ng katwiran ay katapatan at katapatan ay nakakamit ng buhay at karangalan. Yan daw po ang nagiging bunga ng paglakad sa katwiran, karangalan, buhay. Subalit sa daigdig na ngayon na nasobrang materialistic, pinahahalagahan ang kayamanan kaysa sa karangalan. Aanhin mo ang kayamanan, aanhin mo ang kapangyarihan kung kahit saan ka magpunta ay tinatago mo yung muka. Aanhin mo ang lahat ng yan kung ang iyong mga anak ay kinahihiya na daladala ang apelyido mo. Aanhin mo ang mga yan kung ang iyong kaapu-apuhan ay kinakantsawan sa mga paaralan dahil nakilala ka bilang maruming, korap na tao. Aanhin ang lahat ng yan kung ang tao ay walang dangal. Kawikaan 14:34. Ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ang nagdudulot ng kahihiyan. Kaya ang mga bayani, mga salitang galing sa bayan, mga taong may-ari ng bayan, yan ang bayani. Ang mga tunay na bayani ay mahilig at sumusunod sa katwiran. Sapagkat ang hindi matuwid, yan ang nagdudulot ng kahihiyan sa isang lipunan, sa isang bayan. The righteous will be and the righteous are strong, peaceful, and secure. Kasi sa tutulad ng pag-usapan natin kanina, pag gumagawa ka ng mali, kalaban mo ang Diyos, kalaban mo pa si Satanas. Ngayon, pag gumagawa ka ng tama, kalaban mo si Satanas, pero kakampi mo naman ang Diyos. So, paano ka matatalo nun? Nagmumukha ka lang kung minsang natatalo, pero hindi yun ang magiging wakas ng lahat. Ang taong nagiging malakas ay mabubuhay sa katotohanan. They will live by the truth. Hindi nila hanap buhay ang magsinungaling, hindi nila kinakain ang kasinungalingan at bunga nito. Pangalawang Korinto 4:2, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahihiyang-hiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao, kaya't handa kaming pahatol kanino man. Pag handa kang humarap kanino man, handa kang pahatol, ang lakas mo noon, hindi ka mahina. Ang mahina ay yung nagtatago, umiiwas, nagkukubli. Sabi, dahil gumagawa kami ng tama, hindi kami nanloloko, handa kaming pahatol kanino man. So sino ang ayaw pahatol? Sino ang ayaw paimbestiga? Yung guilty. Sapagkat alam nila that they will never stand one minute with strength because their lies and falsehood will make them crumble. Ang taong magiging malaya sa pamumuhay ay namumuhay ng malaya sa pagkakautang. To be free from debt strengthens a person. Deuteronomio 28:12, bubuksan niya ang langit upang ibuho sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ito daw yung matutuwid. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan, Israel, kung ang Israel ay magiging matino, maka-Diyos,
mahusay. Sabi, kung kayo ay matuwid, kung kayo ay makadiyos, kayo ay banal, pagpapalain kayo ng Diyos, hindi nyo kakailanganin mangutang, kayo pa ang magpapautang. So ngayong lubog sa utang ang Pilipinas, tapos sinasabi pa natin, pinagpapala tayo, nililinlang natin ating sarili para huwag nating magamot ang ating mga sugat at para huwag nating maituwid ang ating mga kalikuan. Lubog-lubog na sa kautang kaapo-apohan natin. No? Tapos nililinlang tayo ng mga relihiyon na pinagpala para tayo mabangag, malasing at huwag nating makita ang katotohanan. Ang bayan na utang ng utang, na wala namang pinupuntahan ng inuutang, kundi niya nakaw ng mga opisyales, ay isang bayan kailangan magsisi. Isang bayan na kailangan lumapit sa Diyos. Isang bayan na dapat magtakwil sa mga kasinungalingan at mga sinungaling. Yumakap sa totoo para mapalaya ng Diyos. Napakalaki ng problema ng ating mga pamilya, ng ating mga komunidad, ng ating bayan. Sabi, pag pinagpapala ng Diyos, hindi magiging mangungutang. So tingnan natin kung paano tayo pagpapalain. Nakita na natin, kailangang mahalin ang katotohanan, itakwil ang kasamaan at mga pagkukunwari at mga pandaraya. Kailangan merong malinaw na stand ang mga anak ng Diyos. Sila'y nasa panig ng liwanag, nasa panig ng Diyos. Pinipiling mo lang naman sa buhay kung sa kapapanig. Papanig ka ba sa mga mandaraya, sa mga sinungaling, kahit supalpalan ka ng pera? Aanin mo yun kung wala kang dangal. Aanin mo yun kung babawiin ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iyo. Ang mga tao na mabubuhay ng malakas ay namumuhay ng malaya sa mga paghahangad. Sa mga mapangaliping paghahangad. People who will be free will be detached from enslaving interests and enslaving desires. Hebreo 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi masama ang pera. Sabi nga ni Solomon, money is the answer to everything. Pero ang sinasabi sa Biblia, huwag maging maibigin sa pera. Ngayon, kung ikaw ay masipag, malinis ang iyong ginagawa, malinis ang iyong mga haharin, siyempre, namumunga ang iyong mga tanim, magkakapera ka nga. Pero wala kang dapat ikahiya nun. Hindi yung weakness, yun ay strength. Hindi yung pagkakaroon ng maraming pera ang nakakahiya, kundi paano ka nagkaroon? Yun ang dapat mo lang itinatanong sa sarili. Napakahalaga na ibalik sa moralidad ng bawat individual, pamilya o bansa ang mga simpleng katotohanan na ito. At ang namumuhay ng malaya, yung malakas, ay yung hindi namumuhay na nakasanda lamang sa mga pangangailangan. No? Dapat namumuhay ang tao na malaya sa pagsandal at sa pag-asa sa tinatawag niyang needs o pangangailangan. Hindi ka pala asa. Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Inuuna ang ating matuwid na relasyon sa Diyos sapagkat hindi naman imposible sa Diyos na ibigay ang ating mga kailangan. Ang taong magiging malakas ay namumuhay ng malaya sa takot. Inaalis, pinapakonte, binabawasan ang takot. Pangalawang Timoteo, 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ang isa dapat na bunga ng relihiyon, ang isang bunga ng pagiging espiritual at relihiyoso ng tao ay matining ang loob. Matatag ang loob, hindi matatakotin, hindi nerbiyoso, hindi nerbiyosa, hindi maaaring sa Diyos nang gagaling ang nerbiyos. Hindi maaaring sa Diyos nang gagaling yung pagiging sobrang matatakotin. Kaya nga sinasabi natin, yung taong palaasa, palaibig, palasandal sa iba at sa mga bagay, yun ang number one na nagiging matatakotin. Sapagkat ayaw nilang mabuhay nang wala si ganung tao o wala si ganung bagay, nagiging overprotective at nagiging warrior sila. Awit 56:4. Pangako niya ibinitiway, pinupuri ko ng lubos. Tanging sa'yo, umaasat na nanalig ako, O Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Sino bang kinakatakutan natin? Ang Diyos sa langit o kapwa-tao lang? Minsan natatakot ka na nandyan yung tao, natatakot ka rin wala dyan ang tao. Ang mahalaga sa atin, nandyan ang Diyos. Sino man ang nandyan, sino man ang wala dyan, talaga, totoo, karagdagan at
kabawasan din. Pero hindi dapat sobrang laking kabawasan o karagdagan kung ang puso natin ay punong-puno ng Espiritu ng Diyos. Kung tayo po ay in love sa Panginoon at punong-puno tayo ng Kanyang Espiritu, napupuspos tayo ng Kanyang kabanalan, ng Kanyang presensya, may dumadating, may umaalis. May epekto sa atin, syempre, pero hindi dapat masyado. You are steady. People come, people go, people are born, people die. People walk in and out of your life. You are affected, but you are not shaken because God is in your heart. And this is the person who will be strong. Sino po ba ang taong magiging matibay? Yung ang mahigit 90% ng puso niya, Diyos ang laman. Yung mga kapwa-tao, mga bagay-bagay, pinagsama-sama na 10% na lang. Para mawala man yun, hindi ka nababaliw. Hindi ka tumatalon sa tulay, hindi ka naglalaslas ng pulso na wala lang ang isang tao. Nakilala mo lang naman yun nung 20 anyos ka, nung 25 anyos, pinakasalan mo, na in love ka, tapos ngayong namatay, parang di ka na mabubuhay, samantalang the first 20 years of your life, wala naman siya. No? Nakakalimutan mo kasi, because even our relationship with people become bad habits, sobra ka nagiging palaasa, nagiging dependent. Para ka ng baging na pumulupot ng pumulupot, pag nabulok at nawala yung pinupulupotan mo, tutumba ka na rin. Ang tao hindi dapat baging. Ang tao dapat may sariling buto. Meron ka sariling spine. Nagmamahal ka, minamahal ka, nakikipagmabutihan ka, pero wala man o nandyan yan, dapat nakatayo ka dahil may Diyos sa puso mo. Fall in love with people don't fall in love too much to the point that these people become your gods. Nawawalan ng saysayang Diyos. Nawawalan ng kapangyarihan ng presensya niya. Isang tao lang ang mawala. Birthday celebration mo, isa lang yung hindi dumating para ka na nagluksa. Inignore mo na yung ibang dumating. Merong mga taong nandyan, baliwala kasi isa lang yung pinapahalagahan mo. Kailangan, may ganun pag-ibig. Totoo naman eh, Diyos din ang pinagmumulan yan. Pero nasa lugar. Nasa lugar. Hindi mali ang turo ng Diyos na unahin siya. Then love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. At pagtingin ang Panginoong Jesus, sinabi niya, if you love your mother or father more than me, you are not worthy of me. If you love your son or daughter more than me, you are not worthy of me. If you love your husband or wife more than me, you are not worthy of me. Sa Old Testament, sa New Testament, consistent, parehong hinihingi ng Diyos, yung malaking bahagi ng puso natin sa Kanya nakatuon. At dahil ba siya'y makasarili? I don't think so. Gusto ng Diyos na mas malaking bahagi ang nandoon sa niya sa puso natin kasi alam niya ang mga tao mawawala. Kung ang laki-laki ng bahagi ng puso mo ay binigay mo sa tao, eh paano kung iniwan ka? Eh di kawawa ka talaga? O kaya hindi ka iniwan, hindi ka pinagtaksilan, eh namatay naman. Eh di nawala din yun, di kawawa ka na naman. Samantalang ang Diyos hindi namamatay, hindi nawawala, hindi nagtataksil. Kaya pag siya ang malaking bahagi ng buhay mo, steady ka, secure ka, strong ka. May dumadagdag, may umaalis, may nagpapakulay, nagpapatingkad ng kulay ng buhay mo. Pero hindi naman pag nawala yon, black and white ka na lang. Kasi may Diyos. Alam niyo po yung sobrang nalulungkot, sobrang umaasa, sobrang sumasandal, dapat mag-isip-isip. Sa Diyos tayo umasa, sa Diyos tayo sumandal. Pangako niya, hindi tayo iiwan o pababayaan. So people who feel neglected, people who feel that they're betrayed, people who feel that they're empty, have placed their hopes on people or things. Kaya dapat pinapalakas ng tao ang kanyang buhay. At ito dapat ang isa na ginagawa ng pulpito, ng simbahan, ng relihiyon. Palakasin ang loob ng tao. Hindi yung paasahin lang, kundi ipaliwanag sa tao kung sino ang Diyos. Kung ano dapat ang Diyos sa kanyang buhay para lagi siyang matatag. Kaya sabi ni Pablo, giniginaw mo na naiinitan, natututo kami magpasalamat. Gutom man o busog, nagpapasalamat pa rin kami. Natutunan namin maging kontento o man ang kalagayan. At sabi niya, I can do all things to Him who gives me strength. And this is what the people of God should be. We should be strong. At hindi lang yung pagpapalakas ng boses, pagpapatigas ng muka, kundi dun sa loob. At ang tunay lang na nagiging strong, yung punong-puno ng Espiritu ng Diyos. Wala siyang pinapangambahan, wala siyang kinakatakot. Konti lang. Meron naman siyempre, dahil tao ka, pero hindi masyado. Ang tao na magiging malakas ay namumuhay ng malaya sa sobrang damdamin. Sa sobrang emosyon. Too much emotions and affection and passion. Kawikaan 7:25-27. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit nang babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis. Sapagkat marami na ang kanyang naipahamak,
at hindi na mabibilang na buwal sa kanyang yapak. So, yung babaeng ito ay isa pong sagisag, simbolo ng anumang ugali ng tao na maaaring maglayo sa kanya sa Diyos. Nahuhumaling siya sa sarap, nahuhumaling siya sa luho, sa ganda, sa kagandahang panglabas. Sabi, huwag ganyan ang buhay. Even beauty is very, very volatile. Every situation is so temporary that if you premise your future on a very fleeting situation, you will only be insecure. At sabi pa tungkol sa babaeng ito, sa bahay niya'y nagmumula ang landas ng kasawian, tiyak na patungo sa malagim na kamatayan. Malakas po ba kayo o mahina? Dapat sigurong manalamin tayo at magtanong, sapagkat ang pinag-uusapan natin ay itong kahinaan, vulnerabilities. Alin kaya sa mga ito ang kahinaan natin? Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging mahina at hindi niya kalooban na manatiling mahina ang tao. Kilalanin ang kahinaan, palakasin ito, pagtagumpayan. Jesus said, I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng mga kahinaan na ito. At sinabi ng isang mananampalataya, I can do all things through Christ who gives me strength. Ano daw po ang layunin ng pagparito ng Panginoon? Binanggit niya sa John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly. Have it to the full. But only the strong will have a full life. The weak will forever be in the shadow of fear, of worry, of unhappiness and instability. It is not the way to live. Mga kapatid, kung marami kayong nervyos at takot, hindi yan ang paraan para mabuhay. Kung marami tayong iniiwasan, ikinukubli natin ating sarili, hindi ganyan ang pamumuhay. Napakaiksi ng buhay na ipinahihiram sa tao, huwag sayangin sa pagtatago. Huwag sayangin sa pag-iwas sa katotohanan. Palayain ang sarili. Akuin ang mga mali. Tanggapin ang mga kaparusahan sapagkat nila lang ang nagpapalaya. Kaya po mga kapatid, yung mga nakukulong, kung guilty man, hindi na yan kinokondem pag nasa loob na, nakakulong na nga eh, nagbabayad na. At lalo kung lumaya na, they are able to serve their term, tapos na, bayad na, huwag na nating usigin pa. Huwag na nating surutin ang kanilang mga budhi sapagkat nagbayad na sila. Tandaan nyo ito, makakalaya lang ang gumagawa ng mali kung aaminin niya ang kanyang kamalian, tatanggapin niya, ang basa, pero pagkatapos nun malaya na siya, pwede na uli siyang mamuhay ng normal. Pero yung nagtatago ka, ninenerbios, that is not the way to live. Life is God's gift. It must be enjoyed. It must be celebrated. But it cannot be enjoyed nor celebrated when you are weak. We have to be strong. Kung ano man ang mga kinakatakot yung mawala ang taong to, mawala ang taong yan, mag-isip-isip nga kayo kung ano siya, kung sino ang Diyos sa inyong buhay, at sa Diyos kayo umasa. Ang Diyos na nagbibigay ng tao na naaasahan natin, ang tunay na sinasandalan natin, hindi yung tao na ibinibigay niya para masandalan, siya rin ang may padala nun. Huwag tayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan mula sa ating mga relasyon. Meron lang dapat isang tunay na Diyos. Habang kayo'y hahabol-habol, sumusunod, umaasa sa inyo ikakabuhay, masasandalan, magpapakain sa inyo, habang inibinibigay niya sa ibang tao, you will be weak. You will never be strong. Diyos namin sa langit, nais po namin maging malakas para ang buhay na inyong ipinagkaloob sa amin maipamuhay sa kalooban nyo, sa gusto nyo. Ipakita nyo po sa amin sa mga pinag-usapang pitong kahinaan na ito kung alin ang mga personal naming kahinaan. Kayo ang kumausap sa amin, nais namin maging malakas. Sa mga nabubuhay sa kasinungalingan, turo mo sa amin, Panginoong, to declare freedom from this by changing our lives, by owing out to our responsibilities. Tanggapin namin, Panginoon, ang bunga namin ang kamalian, bayaran ito at nang matapos, hindi habang buhay kaming nagtatago. Turuan niyo kami, Panginoon, na timplahin sa aming isip ang mga bagay na ito at ang maging bunga, kalayaan, kalakasan, tagumpay sa aming buhay. Hipuin mo, mga kapatid, na sobrang mga palaasa sa kapwa, mga nervyoso at nervyosa. Mga kapatid namin, mga kaibigan na nabubuhay sa hindi totoo.
yung lakas na ginagamit namin, Panginoon, sa pagtatago ng mga kamalian, magamit na lang sa amin na namin ang lakas na ito sa paggawa ng totoo at ng tama. Do not allow us, O Lord, to expend our energies just trying to hide the truth, but to expend our energies and invest our energies in living in the truth. Nawa, Panginoon, magpalaya kayo. Magpalakas. Mga kapatid, mananalangin tayo. Subalit, bago ang yan, may mga tao akong naisip manalangin. Special group of people that I like to pray for right now. Sino man sa atin, habang lahat ay nakayuko, ang mga nerbiyoso o nerbiyosa, lagi kayong kinakabahan, madalas kayong nawawala ng huisyo pagka kayo'y inapuntahan na ng nerbiyos. Pag umiral na ang takot, yun ang naghahari sa inyong puso. Yan ay hindi galing sa Diyos. Kailangan paalisin sa inyong puso. Sino man ang magsasabing ako nervyoso, nervyosa, tumindig kayo, mananalangin tayo. Hihingi natin sa Diyos ang kalayaan. Hihingi natin sa Diyos ang pagpapalaya kung kayo ay matatakotin. Praise God. Sino pa ang magsasabing, Lord, ako po madaling nervyosin, madali akong matakot. Lalaki at babae, meron ganyan. Hindi yung pambabae lang, ha? Mas maraming ang lalaki nervyoso. At yan ay dapat ay ating kilalanin na isang spiritual sickness. Kailangang mawala sa buhay ng tao ang nervyos. Mahirap mag-enjoy sa buhay kung nervyoso o nervyosa. Mahirap magkaroon ng kapayapaan at katahimikan. Sino pa? Tumayo kayo sapagkat tayo hihiling sa Diyos. Huwag niyong ipuwera ang inyong sarili kung kayo'y dapat kasali. Sapagkat hindi tayo nakikipagbiruan sa Diyos, hihingi tayo ng kalayaan. Mga kapatid, may tatindig pa, tumindig kayo. Huwag kayong mahiya. Hindi nakakahiya na sinasabi niyo sa Diyos, kailangan ko kayo, nervyoso ako. No? Napakainam na humingi sa Panginoon. Una, hindi ko kayang gawin na ipapagawa ko sa inyo ngayon kaya kayong gumawa. Humingi kayo ng tawad sa pagiging nervyoso dahil kakulangan niya ng pagtitiwala. At hindi ko pwedeng gawin na ihingi kayo ng tawad, kayo dapat na humingi niyan. Humingi ng tawad sa Diyos kung nervyoso o nervyosa, na nagkukulang tayo ng pagtitiwala sa Kanya. We focus on the problem more than on the problem solver who is God. Make peace with God for a moment. Kayong Diyos na nakakabatid ng kalooban ng bawat isa, igawad yung ang pagpapatawad, O Diyos, sa lahat sa amin na ngayon humihingi ng tawad sa inyo dahil pag ninervyos na, nalilimutan kayo ang naiisip, yung negative. Patawarin niyo, O Diyos. At ngayon, Diyos, alang-alang sa ibinigay mo sa iyong lingkod na ministry to pastor these people, I am asking you, Father in heaven, in the name of Jesus our Lord, set these people free from this spirit. Palayain mo ang ngayon tumitindig sa iyong harapan mula sa espiritu ng nervyos. Yung nawawalan ng katinoan, nawawalan ng magandang pasya, nasisira ang loob, natatakot agad pagka na-trigger. Panginoon, anuman ang nagtitrigger nito, ano man ang nagiging dahilan para sila biglang atakihin ng nervyos, in the name of Jesus of Nazareth, we rebuke and command to leave these people, your people, O God. And we ask you, Holy Spirit, fill the heart and fill the needs, fill the emotion, fill the body of these people who are asking for your blessing. Nawa, Panginoon, pagharian ninyo ng inyong kapangyarihan, ng inyong tatag at ng inyong lakas itong mga taong pinanghihina ng nervyos. Bigyan mo, Panginoon, ng karunungan para matukoy at malaman kung anong pinagmumula ng mga nervyos na ito at mabunot nila sa kanilang buhay. Kung ito ay maling pag-iisip, makilala agad. Nagsisimula pa lang, ma-recognize na. O Father, we ask for discernment that your people may know that they must stop and they must rebuke the spirit that can make them nervous pag nagsisimula pa lang itong kumilos sa kanilang puso. At gayon mo, Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan. Maaring ang pagiging nervyoso ito ay mayroong physical reason. Maaring imbalance sa diet. Maaring an imbalanced life. Maaring isang emotional need na hindi natutugon. Maaring nagkapatong-patong ng mga problema ang hindi na malaman kung alin ang tunay at puno at dulo. Lord, give your wisdom, give your discernment so that your people will identify the root causes of this problem and by your power will uproot them from their lives. Nawa, Panginoon, yung liwanag mo, tagumpay mo, ang siyang maging panalo sa pakikidigma na iyong mga anak. Pagharian mo kaming lahat, yung katatagan mo at katatagan ng pananalig namin sa iyo ang magbigay sa amin ng lakas at kapayapaan. Magsiupo kayo mga kapatid, patuloy ang lahat sa diwa ng panalangin, kausapin natin ang Espiritu ng Diyos.
Yung mga matitibay ang loob at malalakas ang loob, pasalamat kayo sa Diyos. Isang malaking pagpapala yan, yung matapang ka, yung hindi ka laging ninenervyos, pasalamat sa Diyos. Talaga namang napakaraming nakakanervyos sa buhay, napakaraming nakakatakot. But if God is in your heart, if God is with us, who can be against us? Yan pa rin ang uuwian at uuwian nating lahat. Ano pa man ang iyong sinasandalan, pera, lakas, kalusugan, mga mahal sa buhay, ang kahuli-hulihan pa rin uuwian nating sasandalan ang Diyos. Kaya huwag nating isinasakripisyo ang relasyon natin sa Kanya para lang sa mga bagay-bagay o kung sino-sino. Sapagkat when the day is over, at the end of the day, it is really God and you. Kayo ang matitira na magkasama. Kaya huwag nating isinasakripisyo ang mabuti nating relasyon sa Diyos. Muli tayo tumungo sa Panginoon, makipagniig sa Kanya, at ngayon naman, pakinggan kapatid, ang ibinibili ng Diyos. Personal, para sa'yo, para magkaroon ng buhay na malakas.